tubig, kahoy at debris ang bumalot sa parting ito ng Agoncillo, Batangas. Wasak din ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. 57 na po ang namatay sa Batangas dahil sa Bagyong Christine. May mga nawawala pa sa gitna ng naanod na mga lupa, putik, atroso. Mas matindi pa raw sa pagsabog ng Bulkang Taal yung naranasang sako na ngayon ng mga taga Batangas. Malaki po ang naging pinsala na naidulot ng Bagyong Christine sa bayan ng Agoncillo. Meron po kaming 11 na casualties at meron din po kaming 3 pa na hinahanap po hanggang sa kasalukuyan. At meron din po tayong mga nasira ang bahay, natabunan ang kanilang mga bahay ng gumuhong mga lupa na may kasamang tubig noong kasagsagan po ng bagyo. Nakakakilabot na hindi mo inaasahan na mangyayari ang ganoon sa bayan na ito. Nagkalat ang mga puno, ang putik ay lagpas sa mga kabahayan, mataas ang tubig, talagang nagsisigawan ang mga tao, umiiyak sila, tulong, tulong. Talagang pag nakita mo yung mga bahay na na-wash out, hindi maaaring hindi ka mangilabot o mapaiyak, mapaluha. Naririnig mo pa rin yung kanilang mga iyakan. Ako po si Romel Cabrera, nagtatrabaho dito sa LGU Agoncillo. Ako po ay isa rin po sa nasalanta ng Bagyong Christine. Nawasout po ang aming bahay. Na sa kasagsagan po ng bagyo, ang ginagawa ko po ay ako po ay nagre-rescue ng iba. Pero ang po sarili pamilya, hindi po natulungan. Kaya po, medyo masakit po sa akin na ganun po pala yun. Ang natatandaan ko po nung umapaw na po yung tubig dito sa creek tapos na trap na po, hindi na po kami makaliban ng papunta ng Subic para po ma-rescue yung iba. Inabot na po rin ang Kasigan 2 kumpa sa pagre-rescue ng mga taga-barangay Panhulan. Hinintay po namin na medyo humupa, saka po kami naghila ng tali para kami makatawid. Yung mga tao po ay nakikita ko pong sumasay sa baha. Yung pong mga bahay po ay totally pong nalubog. Tapos yung mga daan po nasira. At sa pinakamahirap pong pinagdadaanan po sa ngayon na yung pong matutuyang bahay. Yung po ang number one na kailangan po namin na tulad po namin na nawala ng tirahan. Hawakan ng mabuti, ngunit walang makapagsabi na kung pagising ba natin ay nariyan pa rin. Alam mo, nung araw pa lang ng bagyo, ramdam na ramdam namin kung gaano kalakas yung hangin, magdamagang pagbuhos ng ulan nung araw ng bagyo ng Christine. Kita at ramdam namin yung maaring panganib na dulot ng bagyo sa araw na yon. Talagang very devastated. Isa sa mga inisyatibo ng kumpanya ng Luis Bakery, tuwing may kalamidad na darating sa ating bansa, ay nag-umpisa na tayong gumawa ng mga tinapay na maaari nating maipamahagi sa mga evacuees netong nagdaang Bagyong Christine. Talagang malakas o matindi yung naging tama ng Bagyong Christine, lalo na yung mga lugar na gumuho, yung mga lugar na binaha ng talagang matindi ang pagkabaha. Sa maliit naming paraan, yun man lang konting ngiti. Dun sa maliit na tulong na maipamahagi namin, napakalaking bagay sa amin na makita yung konting ngiti sa kanilang mga mukha. Katulad ng concern tayo ngayon sa mga nasa mga malapit sa lake na tinatawag. Lalo nga po sa mga lugar na yan ng
Agoncillo, sa Talisay, at tunay na maaaring mas higit silang apektado. Nung mabanggit po kasi sa akin na talagang magbibigay ng support sa mga ganitong areas, at sinabi nga na walang mabila ng tubig doon, kung kaya't siguro mararapat lamang na kami man ay sa ganito mang simpleng paraan ay makapagpaabot ng tulong. Alam niyo po, talagang hindi po natin kayang pigilan ang mga tinatawag nating kalamidad. Ang pinakamaganda po natin gawin ay lumikas. Unahin po natin ang kaligtasan. Ang mahalaga, buhay tayo na makakaganap, na makakagawa, makakapag-isip. At nang sa ganon, tuloy-tuloy naman nating maitatayo ang ating anyo ng buhay. At may awa ang Diyos, nariyan lang naman po talagang may gagabay at tutulong sa atin. Talagang sa buhay ng tao may dadating sa napagkakataon na kailangan lang natin sigurong manalig sa Diyos unang-una sa lahat. At syempre, huwag natin laging kalimutan na napakahalaga na kahit ano pa mga pagsubok ang ating kaharapin, lagi lang nating isipin na laging may bukas na maaari tayong bumawi. Sa mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Batangas na malaki yung naging epekto sa kanila itong nagdadaang bagyo, lagi lang natin isipin, bumangon tayo sa mga susunod na araw. Ako po ay nagpapasalamat sa mga patuloy na tumutulong dito sa amin sa bayan ng Agoncillo na naapektuhan ng Bagyong Christine. Muli po kami po ay kakatok pa po sa puso ng mga gusto pang tumulong dahil hindi po hanggang dito lamang po matatapos ang aming suliranin. Kaya po muli ako po ay nagpapasalamat na agad sa inyo. Sadya pong napakabigat ng pangyayari, napakahirap na dalahin para sa atin pong mga kababayan. Pero dahil po sa bayanihan, sa pagtutulungan po at sa pakikiramay ng atin pong mga kababayan, yung hirap po ay talaga at yung bigat ay gumagaan. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa lahat po ng nagpapaabot ng tulong. Napakalaking bagay po dahil kung kami lang po, hindi po namin talaga kaya. Pero dahil po sa ating pagtutulungan, ako po ay naniniwala na ito po ay ating mapapagtagumpayan at malalampasan. Sigurado, katulad ng pagsikat ng araw, babangon ako. Babangon.